So, in our last video, pinakita ko sa inyo kung paano mag-loan dito sa Madali Loan with some 4 easy steps. So, lalagay lang nyo yung basic information nyo, contact information, ID information, then withdrawal information. So, punta na tayo dun sa withdrawal information or kung saan nyo pwede siyang makuha at kung saan pwede nyo rin siyang bayaran. Meron dito sa GCash, GrabPay, Bank Transfer, and RD Pawn Shop, and M. Lujolier. So, dun sa GCash, kailangan yung i-re-register yung number is ganun na rin yung GCash account ninyo. So, once na na-approve na yung loan ninyo, so ganito na yung lalabas. Kung pinili nyo GCash, sa SkyPay kayo magbabayad. So, open nyo lang yung GCash app nyo. Then, after nyo ma-open is punta kayo dun sa Pay Bills. Then, after ng pay bills is under niya yung loans. Click nyo yung loans. At hanapin nyo yung word na SkyPay. So, sud-sud naman ito by letter. So, letter S. Punta kayo sa letter S. So, once na nakita nyo na yung SkyPay, is click nyo lang yung SkyPay. Then, dito is ilalagay nyo yung contract number, mobile number, amount, yung babayaran nyo, and then yung email. Then, dito dapat titignan mo, i-check mo sa Madali Loan app yung control number. Contract number dito, pero control number doon sa Madali Loan app. So, bali, ito. Yan yung tinatawag natin control number. So, since hindi siya makopy, ay isulat nyo na lang sa papel, then i-type nyo doon sa GCash. So, balik tayo doon sa may GCash sa SkyPay. Yung control number, ito, dito mo ilalagay siya sa contract number. Then, kung ano yung niregister mo mobile number doon sa Madali Loan app, yun yung ilalagay mo dito. Tapos, yung amount ang babayaran mo at yung email para sa resibo. So, after mo ma-fill upan yan, next mo lang, then magko-confirm yan. Ganun lang kasimple magbayad sa GCash. So, kapag naman GrabPay yung pinili nyo at hindi GCash, so sa GCash din kayo pupunta pag sa GrabPay. So, open yung GCash nyo. At ang ikiklik naman dito is bank transfer. After ng bank transfer is under nun yung view all sa pinakang baba. Yan, yung tatlong tuldok. Then once na naklik nyo na yung view all, hanapin nyo diyan yung GrabPay. Yan. Bale, scroll down nyo lang kasi nasa bandang baba yung GrabPay. Then once na nakita nyo na yung GrabPay, click nyo lang yon. Yan, click nyo GrabPay. Then, dito ilalagay nyo yung amount, kung magkano babayaran, yung account name nyo, account number, and saang email ilalagay yung receipt. Dun sa account name, tsaka account number, yan yung nandun sa Madali Loan app kapag once na GrabPay yung pinili nyo. Ako kasi, hindi pa ako nakaka-experience magbayad dito sa GrabPay. So, check me if I'm wrong kapag mali yung sinabi ko. Kasi hindi ko naman alam kung paano magbayad sa GrabPay. So, nakita ko lang dito sa GCash kung paano. So, try nyo na lang rin kapag once na GrabPay yung pinili nyo. So, hindi lang sa GCash, GrabPay, kayo pwede magbayad. Pwede rin kayo magbayad kapag may online banking mobile app kayo sa inyong cellphone sa bank transfer. So, ito namang dalawang itong RD Pawn Shop and M. Lujolier. Ito yun naman yung pag magbabayad ka over the counter na. Yan. Dagdag ko lang pala, may mga transfer fee tayo. Sa GCash is 80 pesos, GrabPay ganun rin. Sa bank transfer, 80 pesos rin. Then, kapag over-the-counter kayo, mas mahal. 180 pesos yung transfer fee. Kaya, mas maganda sana may GCash account kayo or online mobile banking app para mas mura yung mga transfer fee. Yun lang. So, kung kayo ay may iba pang katanungan about sa pagbabayad o pag-utang dito sa Madali Loan app, just comment down below at ating sasagutin yan. So, like, on your skin.